Nung malaman ko po itong Wednesday nakarating sa akin from the Senate, agad-agad pinatakbo ko po yung aming reporter si Jam na nandun ngayon sa Malapatan, Sarangani Province. Jam, magandang hapon sa'yo. Magandang hapon po, Idol Rafi. Sino mga katabi mo, Jam? Idol, ang katabi ko po ay si Tatay Domen. Ito po ang tatay ni Jovelyn. Si Tatay Abner, yung karelasyon po o kinakasama ni Jovelyn, si Nanay Vilma, ang nanay po ni Jovelyn, at si Nanay Julita. Ito po yung tita ni Jovelyn po na una niyo pong nakausap, Idol Rafi. Nakausap ko nung Wednesday rin, mismo after the session sa plenaryo. Sino bang madalas makausap ni Jovelyn na si abroad siya? Si tatay, si live-in partner o si nanay? Ako po sir, si asawa po ni Jovelyn. Ako ang last na kausap niya nung March 18, sir, yun ang last nga. No. Okay. Ano po yung mga napag-uusapan niyo po ni Ma'am Jovelyn bago siyang masawi? Nangarap siya para sa mga anak niya na makaahon lang sa ang pamilya sa kahirapan. Kailan po yung huling pag-uusap niyo po ni Ma'am Jovelyn, sir? Sa March 18 po, sir. Sa March 18, nasa opisina po siya ng agency, sir. Ano po yung sinabi niya sa inyo na dahilan kung bakit po siya napunta sa opisina ng agency? From the employer, pinulat po siya, di ba? Tapos dinala sa opisina ng agency. Opo. O sa accommodation. Bakit daw po siya nandoon, sir? Bumalik daw siya sa agency, sir, kasi hindi daw niya kaya magtrabaho doon sa amon niya kasi kambal ang anak ng amon niya, sir. Saka sa bahay, lahat sa kanya sir at sa paglalaba. Kaya bumalik siya sa komisyon sir, mag-change employer daw siya dahil hindi niya kaya yung trabaho na yun. Siya lang po ang nag-iisang nagtatrabaho doon sa bahay ng amo niyang yun. Opo sir. Kaya ni-request niya sa kanyang agency na umalis na lang at lumipat sa iba, employer? Opo sir, pero nung hinahanapan pa siya ng employer sir, nandun pa siya sa agency sir. Nung nasa agency po siya, March 18 po ito, doon niya po inaikwento sa inyo na nahirapan po siya sa kanyang employer kaya po siya nagpa-pull out at napunta na po sa accommodation agency. Tama, sir? Oo, tama, sir. Ano pa po yung mga ibang bagay na nabanggit niya po sa inyo patungkol po sa kanyang sitwasyon doon po sa Saudi? Ang sabi niya sa akin, sir, gusto niyang umuwi, sir, pero ayaw pumayag yung may-ari ng agency, sir. Bakit daw po ayaw pumayag ng may-ari ng agency? Yun daw ang patakaran doon, sir. Saka daw siya makauwi, sir, daw niya ang 2 years na kontrata daw niya, sir. So hindi pa po natatapos yung kanyang kontrata at that time nung March 18 na nandun po siya sa accommodation. Opo, sir. Meron po kasi mga kumakalat na balita na kaya raw po pinull out sa bahay ng kanyang amo si Jovelyn at dinala po sa accommodation ng agency sapagkat nabuntis daw po si Jovelyn. Ano pong reaksyon niyo dyan, sir? Tinanong ko siya, sir, pero ayaw niya magsabi sa akin, sir. Pero yung mga kasama niya ang nagsabi sa akin, sir, na buntis siya. Pero nung tinatanong niyo po siya kung buntis siya, ano pong sagot niya? Ayaw sumagot sir sa akin. Hindi siya sumagot sa akin sir. Basta nung tinanong ko siya sir na sabi ko baka buntis ka, sabihin mo sa akin. Pero ayaw sumagot sir. Tinanong niyo po yung agency kung ano yung totoong istorya? So last na video call namin sir, nandun siya mismo sa opisina ng agency yung March 18 sir. Pero nakausap niyo po yung mataga agency para tanungin din o kumpirmahin? Hindi sir, hindi. Kung hindi, totoo yung chismis? Hindi. Sino po sa mga kasama niya nagsabing buntis po siya? No sir, yung message lang sa akin sir na yun, pero hindi ko alam kung anong pangalan. Ayaw niyang sabihin ang pangalan niya sir. At sino rin pong nakabuntis? Baka ako sir, siyempre galing bago pa lang siya doon na dumating doon sir, ilang buwan lang dito galing sa akin sir. Dito po sa Pilipinas siya nabuntis? Opo sir, ilang buwan lang siya doon sir. So ibig sabihin, pagpunta niya ng Saudi, buntis na po siya? Baka ganun sir, siyempre ilang buwan lang siya doon. Kayo ba nakabuntis sa kanya? Oo, ako sir. Ako talaga sir. Hindi mo sinabi doon sa kanya mga kasamahan na ako ang nakabuntis dyan? Hindi ko pa sinabi sir kasi sa kanila sinasabi sir, wala na ang asawa ko, patay na. November 27 po siya na-deploy, tama po? Opo. Tapos opo, March 18 po kayo nag-usap at nasa accommodation na po siya? Opo sir, nasa... November, December, January, February, March, 4 months na po siya. Opo sir. Doon, umalis siya rito, magkasama pa ho kayo, di ba? Oo, galing sa bahay, sir. And then March 18, na-pull out na siya. Opo, sir. Sa employer at dinala na po doon sa agency, sa accommodation. Opo, at may sir. Mga nagsabi na nga, nabuntis siya. Noong namatay na, sir, lumabas din ang mga
sinasabi ng kasama niya, sinabi sa akin na buntis siya, pero wala na siya, patay na. Meron din po kasi mga kwento na pilit na po na pinainom ng pampalaglag si Jovelyn. Yan ho ba na ikwento sa inyo ni Jovelyn? Oo, may nagsabi rin sa akin, sir. Hindi, pero si Jovelyn mismo, sinabi niya ba sa inyo na pinapainom ako ng pampalaglag? Hindi, sir. Pero ang sabi ng kaibigan niya, sir, ayaw niya daw ipalaglag ang anak niya. Gusto niya umuwi na lang sa Pinas. So, hindi na po siya napilit ng agency na uminom niya pampalaglag? Sabi ng kaibigan niya, sir, gusto niyang umuwi dito, ayaw niyang ipalaglag. Saka hindi daw alam ng asawa ko, mabuti daw ang trato daw sa kanya, sir, pinakain ng kahit anong masarap na pagkain daw. Pero ang alam na, ang nagsabi sa akin, ang alam daw nila, sir, nilagay daw nila sa pagkain niya. Hindi alam ni Jubilee na may pampalaglag na nilagay nila sa pagkain niya. So, ano pong nangyari nung yung panlaglag ay nakain niya? Yung gamot. Wala silang sinabi sa akin, sir, na nalaglag ba o anong nangyari. Pero sir, di ba bago umalis dito sa Pilipinas, meron pong complete medical check-up para masiguro na isa nga doon na siya po ay hindi buntis? Yun ang hindi ko alam, sir, kasi wala naman siyang ipakita sa akin. Sa Manila naman ang ano niya, mga papers niya, lahat nandun na sa Manila. Ano na po naging resulta no, matapos nga po na yung nangyaring ganon, yung pampalaglag ay isinama sa pagkain at nakain niya? Dinala daw ng kanyang ang may-ari ng agency ang asawa ko doon sa bahay nila, bahay ng may-ari ng agency. Bakit po doon dinala, sir? Yun ang hindi ko alam, sir, kung hindi nagsumbong sa akin yung kaibigan niya. Hindi ko alam, sir. Saan ho ba natagpuan ang bangkay po ng inyong misis? Sa agency, sa accommodation agency o sa bahay po ng amo? Sa accommodation daw, sir. Wala po doon sa bahay? Opo, sir. Nung may-ari ng agency? Opo. Yung pong sinasabing nagpakamatay si Jovelyn, ano pong reaction nyo doon? Hindi ako maniwala, sir, kung nagpakamatay si Jovelyn. Kasi tatlong anggulo nga po ang lumilitaw. Opo, sir. So, pag tatlong anggulo na yon na sinasabing nagpakamatay, may nagsasabing pinatay. Opo, sir. Merong sinasabing pilit na pinainom ng gamot, pampalaglag, nagkaroon ng side effect. In fact, meron pa nga sila nagsabing nagkaroon ng side effect. So, yan po inimbestigahan namin ngayon. Kaya nga po nandiyan yung aming reporter. At mga staff ko po dito ay nagtatawag po sa OWA, saka sa Polo para imbestigahan po ito. Opo, sir. Now, ano-ano pa po yung mga impormasyon na tanggap niyo po mula sa mga kasamahan ni Jovelyn? Handa na silang tumulong sa akin kapag magka-file po ako ng kaso, magkamit ni Jovelyn ang kanyang hustisya, sir. Okay, very good. Now, sino na po yung mga sasampahan ng kaso para makamit ni Jovelyn ang hustisya? Sino-sino po yung mga binabanggit nilang personalidad? Ang may-ari ng agency, sir. Yung may-ari po ng agency, napag-alaman po namin, suspended na po. Pero patuloy po kami nag-imbestiga. In fact, yung pong CIDG, nakipag-ugnay rin po kami para pumasok na rin po sa eksena at mag-imbestiga. Ano ro pong involvement ng may-ari ng agency? Bukod po dun sa paglalagay po ng pagkain ng pampalaglag. Yun lang, sir, ang alam ko, sir. Yung may-ari ng agency, wala akong alam doon. Kasi yun lang, ang sabi lang sa akin, masama ang maltrato ng may-ari ng agency sa mga employer niya. Yung agency po ay Bassam. Ang pangalan ng agency ay Manabe Aleklas Recruitment Office. Opo, sir. Ito po yung counter-agency counterpart. Sa Jeddah po. Sa Jeddah. Yes. Yung agency po rito, Gulf Synergy Employment Incorporated, ito po ay suspindido na. Sa ngayon, sir, suspindido lang sila sa ngayon. Nakikipag-ugnayan na po kami sa mga kawanin natin sa embahada doon sa Saudi para makipag-ugnayan din po sa Saudi authorities para panghimasukan po at pag-iimbestiga dito po sa agency at sa lahat ng bagay na may kinalaman po sa kaso ni Jovelyn. So para po sa inyo, naniniwala po kayo na hindi po nagpakamatay si Jovelyn, kundi imbestigahan po yung amo. Opo, sir. Opo, sir. Pero gusto ko lang po malaman ninyo, sir, ha, na base po doon sa report na pinalabas po ng mga otoridad sa Saudi na wala pong foul play at wala pong nakita mga pasa o bruises. Ang nakalagay po dito, the body of a female, it was found that the bathroom of a residential apartment of the body of a female hanging by a woman's handkerchief tied at the top end to a metal holder to raise and install the water heater and its tip. So hanging daw po, idol. Yun. Pero meron ko nabasa dyan na wala silang kita mga pasa o bruises. Meron ata ang parte dyan. But anyway, gayunpaman, para talaga makasiguro, tayo po ay nag-request kasi nandito na yung bangkay sa mga otoridad natin, especially dyan sa May Davao, para gumawa po ng autopsy.
Opo, sir. Nalito na sila, sir. Kasi nung una po, sir, hindi kayo pumapayag. Pero ngayon, okay na po sa inyo na ipa-autopsy po natin. Opo, sir. Opo, sir. Jam, yung sa ating request na para ipa-autopsy yung bangkay ni Jovelyn, ano ng status? Ongoing na po yung pag-autopsy po sa bangkay ni Jovelyn. Sinong nagkakandak ng autopsy? Ngayon po, Idol, under po ng Regional Forensic Unit 11 dahil ang pinakamalapit ko na may doktor po ay sa RFU 11 o sa Davao. Ngayon po, bumiyahe po sila kanina umaga, nakarating po sila ngayon. Ongoing na po, Idol, yung autopsy. Magandang hapon po, Colonel Pansoy. Sir? Magandang hapon din po, sir. Ano po magiging proseso sa ginagawa po ninyo ngayon na pag-autopsy? Gaano po katagal yan bago lumabas po yung result, Colonel, sir? As of now, sir, nandun na yung yung medical legal officer natin na si Dr. Lieutenant Colonel Maria Analisa de la Cruz from Davao. Nag-proceed siya doon kanina. So, maybe tomorrow, sir, mayroon na yung result, official result, if ever na matapos siya ngayon kung hindi siya mahihirapan doon sa pag-autopsy kasi minsan din very tedious din yung autopsy na gagawin dyan. O nga po, from Davao to Jensan, more than 4 hours po ata ang biyahe ang ginawa po ng inyo pong mga forensic expert. Talagang nag-exert talaga ng effort at for that, nagpapasalamat po ako, Colonel, sa inyo at sa inyong mga tauhan. Sobrang thank you po, Colonel. Ngayon, Colonel, ano po yung mga hahanapin o dapat tumbukin ng inyong po forensics expert doon po sa pag-autopsy dito po sa bangkay ni Jovelyn? Ano po yung pakay? Ayun po, yung purpose po ng pag-autopsy po natin, sir, is to determine the cause of death, kung ano yung sanhi nung ikanamatay ng biktima or yun ng cadaver. Diyan po ba sa gagawin niyo pong pag-autopsy, lalabas po kung yung nga sabi niyo cause of death, na kung yung po ba ay nagbikti talaga, and on top of that, malalaman din po ba na kung siya po ay nalason din po ng mga chemicals kasi po may allegation na inalo sa pagkain yung mga pampalaglag at kasi di umano'y buntis to si Jovelyn. Yan po ba ay madedetermine dyan sa autopsy? Hindi na po. Maybe ang iba po, sir, madedetermine yung cause of death niya kung nagkinamatay sa autopsy. Pero yung if ever na merong mga ipinapain, maybe gagawin yun ng sir, yung toxicologist. Hindi ko lang alam kung anong gagawin procedure po ng doktor namin kasi hindi din nakuha ko, doktor. Naintindihan ko po yan, Colonel, sir. Pero in short, in other words, madidetermine na po sa gagawin pag-autopsy ng inyong mga forensic expert yung cause of death. So malalaman din po natin kung meron talagang foul play o wala. Yes, sir. Depende yan sa opinion po ng ating medical legal officer kung meron siya makikitang mga hindi kanais-nais na resulta regarding mga injuries, okay, during autopsy. Sabi niyo po by tomorrow meron na pong result. So babalikan po namin kayo tomorrow, Saturday po tomorrow. Okay lang po ba? Tomorrow afternoon? Okay na? May result na tayo? Sir, I will just coordinate first with the medical officer baka kung ano yung kaya niyang magawa ba bukas, sir, or di pa. Basta posibleng magawa yan bukas, sir. Okay, sige po. Babalikan po namin kayo. Kasi po, by Monday, I have to report to the Senate. I-report ko po to Senado at sasabihin ko po lahat itong napag-usapan natin at naging resulta ng aming paggawa ng investigasyon tungkol sa kasong ito. Colonel, sobrang thank you po. Police Lieutenant Colonel Herman Pansoy, Assistant Regional Chief, Regional Forensic Unit 2, Region 11 PNP. Sir, mabuhay po kayo, Colonel. Salamat, sir, din po. Liblib na liblib yung lugar. At maraming mga tinawid na ilog yung ating reporter at cameraman bago nila makarating yung lugar. Nakita nyo naman po yan. At talagang lubak-lubak. Minadali lang po yan kaninang umaga, Idol, kasi base po kay Jam kaninang umaga, sinabi po na posible daw pong tumaas yung tubig, hindi po nila maitatawid po yung labi po ni Jam. Ito, isa-segue ko na rin, kung nakikinig po yung ating mga kaibigan dyan sa Sarangani, ng mga congressman, yung mga politiko dyan, mga sir, mga ma'am, baka naman pwede tayong magpagawa ng maayos na kalsada at mga tulay, kasi kanina, ang kinakatakutan nila, Jam, is tumaas ang tubig. Opo, so po, kailangan madaliin na agad yung pagtakbo sa bangkay at paggawa ng autopsy. So naging balakid po tuwing umuulan dyan yung bang ilog kasi ang daming ilog. So yung mga kaibigan natin dyan, mga congressman. Nasa linya po si Mayor. Mayor Salway Sumbo, Malapatan, Sarangani Province. Magandang hapon po, Mayor. Senator Rafi, magandang hapon po.
Una sa lahat, Mayor, I know for a fact na malaking naitulong niyo po sa kasong ito kasi kayo po ang nakipag-coordinate po sa ating PNP para po dito sa gagawing autopsy. Mayor, ano pa po yung mga tulong na ma-expect po ng mga kamag-anak Jovelyn mula po sa inyong tanggapan, sir? Actually, Senator, no, 3 days ago, nagpunta man yung papa niya sa office natin. Opo. So yun, nililid down yung problema. Right after, binigyan natin ng financial assistance, then additional na mga tulong. At the same time, Idol, may usap tayo sa family. After na ito, after sa autopsy, ano man ang kapuntahan nito, mag-file ng kaso, andyan yung tulong natin na Senator Rafi. Opo. At the same time, yung mga anak niya, kung itong si Jubilin, ipasok natin sa programa natin yung libreng paaral ng ating munisipyo. Scholarship. Kung, matulungan natin sila. Yes po, Senator Rafi, no? Napakagaling niyo po, Mayor. Napakagaling niyo po. Napakahusay niyo po. Opo. Okay, so scholarship po bibigyan yung mga anak ni Jovelyn, sir. Yes po, Senator Rafi. At the same time, kung ano pa yung pwede pa natin matulong, no, na hingi ng pamilya, open po yung LGU natin sa pagtulong sa kanila, Senator Rafi. Nagbigay po si Mayor ng financial assistance, yung OWA. Kami rin po, Mayor, magbibigay din po. Kasi po na ipangako po namin yan sa relatives po ni Jovelyn. So pagtulong-tulong po natin. Actually, Senator Rafi, maraming salamat, no? Kasi nga, kung ano, dahil din sa opisina, din sa programa mo, nagawa natin na pa-utopsi ulit itong bangkay ni Jubilin. Opo. So actually, nung isang araw, kausap ko man din yung family, medyo alanganin sila kasi una-una yung gastusin. Then ano yung gagawin, kung ano yung maging resulta, kailangan pa ba mag-file ang kaso. So medyo ngayon, Senator, managkaroon lang sila ng lakas ko pa dahil po sa tulong mo. At of course, ang ginawa rin natin dito sa LGU, nag-tap tayo sa PNP para sa autopsy, and then may action naman kaagad sila. No? So maraming salamat, Idol. Maraming talagang salamat sa iyo. At salamat din po, Mayor. Mayor, sa inyo pong tulong at ang dami niyo pong binigay na tulong dito sa kasong ito at marami po kayong mga effort na pinut in for this particular case. Sobrang thank you po, Mayor. Mayor, baka kailangan niyo pong kalagdagang budget diyan para sa mga paggawa ng tulay, sa mga lubak-lubak na kalsada. Actually, Senator, Tuesday, magpunta ako dyan sa Senate. Baka makabisita ako dyan sa opisina mo. May dala akong proposal. Okay. So, kasi hindi po makaya ng ating lokal na era dito, Idol, kasi liit-liit. At the same time, kasi yung tulay, kasi isang tulay na kasi lang ilagay natin dyan, connecting doon sa Municipality of Alabel, kasi doon yung pabor ng mga tao dyan, kasi medyo nasa kung titingnan mo, yung Malapatan, parang pabor yung daanan doon sa Municipality of Alabel, doon sila nag-active. Now, ang ginagawa natin, nag-budget tayo ng isang 4x4 na sakyat para ibigay sa barangay para sa rescue vehicle nila kung sakalik na doon. Walang problema, sir. Punta ko kayo sa amin at pakilala ko kay Senator Bato de la Rosa. Yung po siya, yung head sa Senate. Pagdating po sa mga project na kailangan po ng mga LGUs, at congressman, yan po si Senator Bato de la Rosa, palagi pong nagbibigay po ng budget. Opo, sige, Senator, maraming salamat. Napatulong rin ako sa'yo dyan. Pagdating ko dyan, next week. Opo, kasama rin po si Senator Aimee Marcos, si Senator Bongo, si Win Gatchalian po, isa po yan. Opo, sige, pag-uwi niyo po dyan sa Rangani, marami po kayong mga madadalang budget pa-uwi dyan para sa inyong mga tulay project. At mga... Thank you, Senator Rafi. Thank you talaga, thank you. Kasama rin po yung aming Senate President, si Mig Subiri. Ayan. Yes, Sana, Senator, kasi isang tulay na lang problema natin dyan, yung lugar nila ni Jubilin, para maayos na yung daan. Magkano po yung tulay, sir, Mayor? 60 to 80 million ang estimated. Rough estimate ng DPWH. Walang problema. Napasok na pasok sa budget ni Bato de la Rosa ito. But anyway, sige po. Maski na ako, kaya ko ito, Mayor. Sige, kita-kita tayo, Mayor. Basta, Mayor, huwag niyo pong pabayaan tong kaso ni Mayor ni Jovelyn. Magtulungan tayo. Yes, Idol. Actually, kagagaling ko ng funeral home. So, ako galing. Kaalis ko lang. Sige po. Okay. Thank you. Tulungan niyo po si Jovelyn. Tutulungan ko po sa inyo mga project diyan, okay? Mayor, sir. Sige, Senator. Yes. Thank you, Senator. Ako na pong bahala dito. Salamat po, sir. Magandang hapon.
Thank you. God bless po. Thank you po. Pakikiramay po kami sa muli tayo. Ang aming puntaos po sa pakikiramay sa inyong lahat dyan. Ako po tayo ay tutulong din personal na tutulong po sa pamilya po ninyo. Lalo pa po, nung malaman ko po na breadwinner po ninyo si Jovelyn. So ako po ay magbibigay ng sariling pinansyal na tulong. Siguro po yung kabuhayan o panimula. Kagandahan po nito, si Mayor pala magbibigay na ng scholarship para sa inyong anak. Nagbigay na ata yung OWA at kami po tutulong sa pagpapalibing at saka sa kabuhayan. Salamat kayo, sir. Thank you, sir. Opo. Ano pa po ang pwede namin maitulong po, sir? Sir, ang gusto namin na hinihingi ng tulong, sir, yung mga anak ni Jubilin at maka-eskwela, magpaka-aral, mabuti. Tapos, sir, bigyan ng dagdag ng livelihood para diyan kami magpunin ng para sa mga bata niya. Opo. Opo. Ang kaganda nga po nito, yung pagtutulungan po namin, pagkipagtulungan sa atin ng LGU, magtutulungan po kami ni Mayor, Mayor Sumbo, siya po sa scholarship ng mga anak po ni Jovelyn. Tapos ako naman po, para doon po sa kabuhayan. Yes, sir. Okay, so pang-araw-araw po na gastusin, bagong panimula, kung ano pong kabuhayan na sa tingin niyo po, malaki may tulong po sa pangangailangan po ng pamilya, magsabi lang po kayo. Nandiyan po si Jan para gumawa na po ng assessment, okay? Yes, sir. Mayong hapon, Nay. Oh, mayong hapon, sir. Nakikiramay po kami, Nay. Nay, kailan po huling nagpadala ng pera sa inyo si Jovelyn Punay? Sa isa lang, sir. Isa ka beses lang. Pila man ka nang iyang gipadala sa inyo diha? 20,000. Oh, malaki. So halos lahat ng sweldo niya. 20,000 ka nag-last. Last na ka na. Kailan po ito, Nay? February 2, sir. First niya, sir. First, tapos... First and last. Wala, di na nasundan. Opo, sir. Ilan ba ang anak ni Jovelyn, Nay? Tatlo. Tapos kayo po ang nag-aalaga ngayon. Kasi, of course, kasama yung kanyang mister. Oh, sir. Sir Abner, ano po yung trabaho niyo po, sir? Farmers lang, sir. Huwag niyo pong nilalang ang farmers. Kayo pong nagpapakain sa bayan ng Pilipino. Hindi po nilalang pagiging isang farmer. You should be proud. Maging proud po kayo. Anyway, sige po. Ako po ay tutulong para po sa magbibigay po tayo ng kabuhayan bagong panimula para po sa pamilya ninyo. At ang kagandahan din po nito, si Mayor, sasagot na lang po sa scholarship ng inyong mga anak. Salamat, sir. Kung sakasakali man po, sir, ano po ang magandang kabuhayan para sa inyo? Magkapatayo lang bahay ng mga anak, sir. At sa kalote, yun ang pangarap ng mama na kanila, sir. Makapagpatayo ng bahay. May lupa ho kayo? Sir. Opo, sir. May titulo po yung lupa? Wala, sir. Wala. Wala kaming titulo. Wala kaming lote, sir. At saka ano? Ay, mahirap po yan. Kung papatayuan natin yung lupa na walang titulo. But anyway, nandiyan po yung aming reporter. Ang unang-una natin gagawin, sir, is hanapan po namin kayo ng magandang, sustainable na negosyo, pangkabuhayan. Ano po? Yun po unang natin gawin. Ayusin mo natin mga problema nyo, mga obligasyon nyo dyan. Kung may mga utang kayo, and then pagkatapos, kung ano pong pangkabuhayan na pwede. Okay? Kaya nandiyan po si Jam. Yung agency, sarado na. Nakakausap niyo pa rin po ba? Hindi na. Hindi, sir. Sino pong nag-recruit kay Jovelyn? Paano po nakilala ni Jovelyn itong Gulf Synergy Employment Incorporated? Emma Lacosta Fernandez, sir. Nakakausap niyo pa si Emma o nagtatago na ito? Sir, hindi ko pa siya nakausap, sir. Ayaw sumagot sa amin. Kasi tapos na yung kanyang gustong makuha dito. Opo, yung pera, sir. Siguro, commission na ibigay na sa kanya, kaya nagtatago na. Opo, sir. Itong si Emma. So sir, by tomorrow, meron na pong resulta. Hopefully, yung pong autopsy. So magkaalamanan po tayo. Depende po doon sa maging resulta para yung magiging ating pagtugon ang ating opo, ibibigay na aksyon. Okay, so wait and see po muna tayo. By tomorrow, malalaman natin. And by Monday, then action po tayo. Depende sa resulta po. Opo, sir. Ng autopsy. Bakit po kayo nakumbinsi na meron pong foul play dito? Na ibig sabihin, hindi po nagpakamatay si Jovelyn, kundi meron pong gumawa ng kababalaghan o krimen laban po kay Jovelyn. Bakit po? Bakit yun po naisip? Kasi mabait ang asawa ko, sir. Pinakamabait ang asawa ko, sir. Hindi yung gumagawa ng ano, sir. So hindi po kayo nainuwala na siya po ay nagpakamatay?
Opo, sir. No suspected injury has been shown that might indicate criminal violence or resistance. Ito yung nakalagay sa report ng Saudi authorities. Forensic medical exam na ginawa ng Saudi authorities. Pero gayunpaman, kailangan gawarin tayo ng sarili natin. Tingnan natin kung tumutugma o hindi. Kaya nga, tomorrow po. Okay, sir? So, nandiyan po yung aming reporter para ibigay po lahat ng klaseng tulong na pwede hanggat hindi pa po na tatapos tong kaso, hindi po siya alis dyan. Okay, sir? Opo, sir. Kung kinakailangan, jam, isang linggo ka dyan. Parang si Mary tumaba. 1 month. Idol, kasi si Mary. Si Mary, one month sa Palawan, ano? 1 month po sa Palawan, si Mary. O, jam, may mga damit ka ba dyan? Ready, idol. Oh. Napaghandaan po, idol. Mga sariwang pagkain dyan. So, ready ka naman tumaba dyan. Handa na po, idol. Jam, thank you. At napakabilis mo kasi si Jam, nung makausap ko Wednesday, sabi ko, Jam, lipat ka na agad sa yes, idol. Dabaw. Wala lipad na maraming salita. Pumayag siya. Kaya nandiyan na siya. Yes, apo. At nahirapan ka daw sa biyahe? Mahirap ang mga daan dyan, Jam? Yes po, idol. Talagang 4x4, pinaka okay po na sasakyan dito. Saka motor lang po talaga, idol. Ay, mga truck po, idol. Para sa mga mais, mga gamit po nila na mga produkto, yun lang po ang kaya po talaga. Dahil dalawang ilog po yung talaga pong dinaanan po namin, idol. Saan ba kayo, ano? Saan kayo naglanding mula sa dito sa Naiya? Jensen po, idol, at bumiyahe po kami patungong Sarangani Province. Ilang oras yung biyahe? 4x4 nga. Mga 2 oras po, idol, dahil ito pong lugar po ni Jovelyn ay talaga pong nasa bundok at 2 ilog po yung tatawirin, kaya talagang kailangan po namin ng assistance po talaga ng PNP po natin dahil hindi po namin kabisado yung daan. Oh, so nagbigay din ng police assistance yung PNP, sinasamahan yes, kayo. Okay, very good. Yan naman talagang sinasabi ko. Pagpupunta kayo sa mga lugar na alanganin tulad niyan, iliblib, humingi kayo ng assistance sa PNP. At tayo nagpapasalamat po sa Jensen PNP. Pinahiram nila yung kanilang 4x4. Ayun. Thank you po sa mga taga-PNP. Mabuhay po kayo dyan, PNP Jensen. Kung ano yung kailangan ng pamilya, ibigay mo. And then gumawa ka ng assessment kung ano yung pwedeng maibigay natin kabuhayan sa kanila. Okay? Okay po. Thank you, Jam. Thank you. Tita, salamat po. Nakausap ko po kayo nung Wednesday. Thank you so much, Tita. Again, nakikiramay po ulit kami, Tita. So, Tita, ano po yung inyo pong mensahe? Ano po yung inyo pong reaksyon base po dito sa mga bagong development na inyo pong napakinggan naman? Kausap po natin. Nakausap na po namin yung OWA at nakausap niyo rin po ata. Maraming salamat po, Idol Rafi, sa lahat ng tumutulong at saka sa lahat ng nakasubaybay dito sa problema namin. Kung hindi dahil sa iyo, Sir Rafi, hindi siguro namin makamit yung hustisya ni Jubilin. Kaya saludo ako sa iyo at sa lahat ng ginagawa mo sa amin. Sobrang saya namin, Idol Rafi. Kinausap ko po yung OWA na pag-usapan po namin itong kasong ito. At agad-agad kumikilos na po yung yes, OWA yes, para tugunan po, aksyonan itong kaso. And then kanina po, pumunta rito sa aming tanggapan dito sa TV5 si Administrator Arnel Ignacio. Sa muli nag-usap po kami, pinag-usapan namin yung mga dapat naming gawin at maitutulong po nating gobyerno yung aming mga plano. So sinisiguro ko po sa inyo, ma'am, by Monday, meron na po tayong resulta sa lahat. Meron na pong mga nakasuhan. Kung may dapat kasuhan, meron na pong nakasuhan by Monday. Kung meron man pong foul play, by Monday, asahan niyo po, nakapag-file na po tayo ng kaso. Maraming salamat po, Sir Idol. And maraming salamat again. Of course, depende po yan sa resulta ng autopsy. Okay? And then yung pong mga tao na binanggit niyo sa amin, yan po'y kinokontak na namin. Ito nga lang po, nakakalungkot, Mama Julita, dahil yung pong agency ayaw na po magsalita. Although suspended na po sila, parang nagtatago na po. Gayunpaman, kung talaga may kasalanan sila, pwede pa na natin silang habulin. Pero yung pong mga binanggit yung pong mga tao na nagsasabing si Jovelyn na hindi nagpakamatay, hinaluan ng gamot yung kanyang pagkain at siya ay pinatay ng kasamahan niya dun sa accommodation, hinahanap na po namin yon. By Monday po, lahat yan sama-sama, may resulta na po tayo. Ganun po kami, yes. Kabilis kumilos. Salamat po, ma'am, ha?
Oo, sige po. Sir Rafi, may ano lang ako kasi diskontento ako talaga sa mga pulis doon. Kasi kung nagpakamatay si Jubilin, andun pa lang sa bigtian niya sa resulta sa kinamatayan niya. Sana kung pulis ka talaga, dapat pinikturan mo muna yung katawan niya na sa pag-suicide niya para makita bago nila hawakan yung katawan ni Jubilin. Sana nga yung nangyari sa amin at saka yung result ng autopsy. Tama po, I agree. Hindi magsabi ng pulo na sabi niya hindi totoo si Jubilin yung pinadala nilang katawan dito. Si Jubilin talaga kasi may tandaan kami sa kanya at hindi sila pwede magsabi na hindi si Jubilin ang hiniwa nila ng yung bituka kasi yun ang dahilan na hindi sila magpadala ng result ng autopsy. Okay. So, tama po kayong inyong observation na dapat yung mga otoridad bago man lang i-transport po yung bangkay ni Jubilin papunta sa morgue, dapat pinipicture muna as is yung eksaktong posisyon ng kanyang pagkabigti. Kinuha yung bangkay sa pagkabigti, dinala sa morgue, saka palang pinicture na nasa morgue. Ang sinasabi ni Nana, which is tama naman, agree ako doon, dapat yung posisyon ng bangkay na pagkatagpo, doon crime pinipicturan. Talaga, parang CSI, crime scene investigation, baka nanonood si Nana, alam na alam niya. Sige po, Nay, tama yung observation ninyo, Nay. Kaya nga po, yung report po ng Saudi authorities, hindi agad-agad nating paniniwalaan to. Kailangan, meron tayong sariling investigasyon. Kaya nga po, meron tayong gagawa ng autopsy dyan sa Rangani, yung ating po mga forensic expert. Salamat po, tita. Sige po, sir. Maraming salamat po.